Hello everyone, this is Neo and welcome po to the episode. And today ay mag-upgrade tayo ng parts. Lalagyan ng upgrade tong motor na to. Pero hindi yun yung usual upgrade na parang exhaust. Hindi rin remap. And hindi rin mga ano, aesthetic, mga fairings, ganun, hindi. Pero ang upgrade natin ngayon ay very important and very unusual actually. Kaya samahan nyo, pupunta tayo ngayon sa M2 Garage para kabitan ng cheeky smart navigation system itong motor na to. So actually itong Shiki, nabanggit ko to sa previous episode kung napunta tayo dun sa ano, sa Moto Heritage, and meron silang booth doon. And ayun nga, nakausap ko si Sir Jerry Cheng regarding dun sa navigation system nila, and I think it's going to be very helpful, no? Kasi ayun eh, pag naglo-long ride, meron kang ano, active na maps on your screen, and then hindi naman siya super distracting sa mga nakita ko sa reviews. Kaya ayun, let's find out more when they install it. So yeah, punta muna tayo sa M2 Garage ngayon. Eh malapit-lapit na dito eh. So, see you there. Nandito tayo ngayon sa M2 Motorcycle Garage dito sa May Makati. And then nasa loob na yung Z9 natin, kinakabitan na nung AIO5, pati dun pala sinama yung tire pressure monitor. Kaya kumpleto halos yung lalagay. So that's very exciting for us. And then right beside me is yung Italjet dragster ni Sir Jerry Cheng. Ayun, dahil nakita niya gumagawa tayo ng content for like a motorcycle montage, bigyan niya tayo ng chance para kunan. Ayun, alongside yung Ducati Panigale. Meron ng front and back camera. And then yeah, we'll just test it out and gagawin natin ng review. So meron tayo at least a month para mapag-alaman or maalaman kung ano yung performance ng Chini AIO5. So, let's find out. Medium, yun yung tipong ginagalaw na yung bike inuusog. So I set it to medium. Next! Collision lock. If, let's say, huwag naman, knock on gas tank. Pag sumem lang ka, ilalock mo yung file. Kumbaga hindi niya i-override. Next would be CarPlay. So kung ayaw mo pindutin yung button, mas lalo na pag naka-gloves, although compatible sa gloves, hindi na CarPlay. Makakonnect ka sa CarPlay mo, pero wala kang notification na ma-receive. Mm-hmm. Kung gusto mo yung notification na ma-receive, 9989ID, pero ngayon may ma-receive ka notification if may message sa'yo. Hindi mo ma-reply. Hindi mo bibitawan yung right mo. Yung right mo kasi throttle, so you want position to be right. Start from the left. Apat ng button yan. First button would be home. Ito yun, home mode. So you got your digital speed, compass, and tire pressure. Yan. Inawit pa tayo yung bike, ha? Hmm. Pag bumabiyahe ka, itong yellow line na yan, pati ito, that's left and right lanes na. So pag may motor dito, sabihin natin, may nakatayo doon, alam mong wala siya sa lane mo. So all goods na yung ating AIO5. Thanks to Sir Jerry again for pagkasikaso sa atin. Ayun. For the next following weeks, check out natin performance ng AIO5, and then let's see if it's really useful and gaano ka-effective as improving rider safety and all of its features. And then yeah, gawa natin ang review. Again, this is Neo of Neo Blitz Moto. Maraming salamat sa inyong panonood. As always, ride safe and see you on the roads.